Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko, isa sa mga nag-iisip ko na po mga magaganda na pwede natin gawin? Kasi ngayon po ay Lunes, ang unang araw na tatahakin na naman natin ang buong isang linggo, unang pagpasok ng araw. Ngayon po mga bossing ko, kayo po naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ay mainam na subukan nyo po ito mga bossing kung naniniwala po kayo sa mga gatong mga pamamaraan. Magsimula po tayo mga bossing ko sa mga simple at napaka-epektibo. Itong aking tuturo sa inyo ay napaka-simple at very powerful na pangalis ng mga kamalasan, mga negatibong enerhiya at pang-attract din po ito na swerte, lalo na sa pera. Swerte ito sa negosyo, swerte ito sa mananaya, swerte po ito sa buhay. Ngayon po mga bossing, kung naniniwala ka sa mga ganito mga pamamaraan, kailangan ay kapag kayo ay nag-wish, lubos-lubusin nyo na, isa puso na po ninyo ang pag-wish, i-mindset na na magtatagumpay kayo at i-claim po natin na ang swerte. Kayo po mga bossing ko ay kailangan na may proseso po kasi ito mga bossing. Kailangan positibo ka. Kung may mga pangit kang pinagdadaanan, huwag nyong sasabihin ito ng parang pagdaing lamang. Kailangan ipagdasal niyo po yan sa mahal na Panginoon at gumawa po kayo ng mga gatong mga pamamaraan ng mga pampaswerte upang sa ganon kung may mga kamalasan na naman na darating po sa inyo, may mga sumasala o humaharang. Hindi po tayo salo na salo ng lahat ng mga kamalasan. Kailangan meron tayong mabisang proteksyon bukod sa humingi tayo ng gabay sa mahal na Panginoon. Kung kayo pinaniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ng mga iba't ibang mga pamamaraan para po tayo swertihin. At itong aking share sa inyo ay isa sa mga proven na maswerte. Kumuha lamang po kayo mga bossing ko ng isang basong tubig or isang basta kailangan clear. Kita yung tubig, kita rin po yung ilalagay natin. Ano po ba ilalagay natin mga bossing? Maglalagay po tayo ng pitong bawang. Pitong bawang na butil ha. Pitong bawang na butil. Pagtapos, iluho nyo na po yan lahat po dyan sa isang basong tubig at mag-wish ka sa loob ng botelya. Sabihin nyo dito, ang lahat ng mga pangarap ninyo ay matupad sa pamamagitan ng mga pampaswerteng ito. Kumbaga, ito yung panimula ng ating tagumpay sa buhay. Ngayon pa mga bossing, mga lipas ng isang linggo, ba, naglagay na kayo dyan sa tubig ng bawang, may mga sisibul po dyan mga bossing. Pero ngayong araw na ito, kung gusto nyo siyang gawin, simulan siya, or kaya sa Martes. Ngayon po mga bossing, kapag po ito'y may sumibul na, pumunta po kayo sa, yan po, mas maganda sa harap ng inyong tahanan or kaya maglaan kayo ng isang maliit na paso or kaya kung may lata kayo, butasan nyo yung ilalim. Lagyan ng lupa at doon nyo po itanim ang pitong bawang. Pagkatapos, habang tinatanim nyo to, bawat butil ng bawang na may sibol, magwi-wish ka. Tapos bawat butil hanggang maubos nyo yung pito na bawang. Pagkatapos mga bossing, ito po ay ilagay nyo sa harapan ng inyong tahanan. Lagi nyo po itong didiligan, alagaan nyo po yan. Yan po isa sa mga maganda na pangitain. Kapag nagtanim kayo ng ganyan, magandang pangitain yan, lalo na kung sumibol po ito at naging maganda ang ating pong bawang. Pangitain po yan na kayo po ay magtatagumpay sa buhay kasi swerte po yan. Swerte nga din po yung may halaman kang malago na panay bawang. Swerte rin po yan mga bossing. Proven po yan na maswerte mga bossing. Basta mag-wish ka. Mainam pa nga na hindi lang siya dekorasyon. Gamitin nyo siya sa pagluluto. Ulti yung may mga talbos nito. Pero wag muna sa ngayon. Hayaan nyo siya lumago muna ng lumagot. Mapadami po ninyo. Pagkatapos mga bossing, ito pa mga bossing ko. Kumbagay, panimula po natin ng swerte. Nagtatanim tayo ng swerte. Parang money tree. Pero sa pamamagitan lang po ng bawang ang ating gagamitin. Ang bawang ay blockbuster sa ibang bansa na maswerte. At yan po ay ginagamit din sa mga mahika o kaya sa mga ganitong mga pamamaraan. Kung naniniwala po kayo mga bossing ha. Yan po mga bossing ko, kailangan may lubos kang paniniwala sa mga paggawa ng mga pampaswerte. Kung ikaw ay parang trip mo lamang, hindi ka naniniwala pero trip mo lamang, huwag mong gagawin dahil maaaring masayang ang inyong effort. Pero kung kayo ay naniniwala, mag-wish ka na ng mula sa puso at kayo po ay paulit-ulit yung mga magaganda ang sasabihin po natin at i-mindset nyo na kayo magtatagumpay. Kasi kapag po kayo laging negative ang naiisip, yan po, negative nga din po. Kasi yung mga hudyong yan, yan po yung nasa paligid lang natin na tuwan-tuwa yan kapag kayo ay pinanghinaan ng loob, na-recruit niya kayo. Kaya kailangan labanan po natin yan. At paano natin malalabanan? Kailangan meron tayong mabisang protection na kagaya ng itong mga pampaswerte at para magkaroon tayo ng mabisang pang-attract
lalo-lalo na sa usapin ng pera. Kaya kung kayo po naniniwala sa mga itong mga pamamaraan, ay mainam na subukan niyo po itong gawin. At basta kailangan lamang ay may paniniwala po kayo. Yun lang po mga bossing, salamat po!